Kilala niyo ba yung isang nakapicture? Ang isa po yan sa picture ay asawa ko po. So yan po si Alan Lim? No po, yan po ay si Lin Wee Siong. Meron din pangalan na Wen Li Chen at saka Lin Wee Siong. Ang po. Pangalan niya po ay Lin Wee Siong. Kaya nga, Lin Wee Siong, meron din siyang pangalan. Alan Lim, also known as Jeffrey Lim, also known as Lin Wee Siong. Hindi po yan ang husband niyo, ma'am? Lin Wee Siong po ang pangalan ng husband ko, Your Honor. Pero yan po yung husband niyo? Yes po, siya po yung isa sa picture. Asan po siya ngayon? Nasa out of the country po siya ngayon. Kailan pa po siya uwi sa inyo, sa bahay niyo? Ay, hindi ko pa po alam kung kailan. Bakit nasa abroad po ba siya, ma'am? Yes po, nasa abroad po siya ngayon. Anong citizenship niya? Filipino po siya o Chinese? Hindi po siya Filipino. Hong Kong citizen po siya. So, nasa Hong Kong po siya ngayon? Yes, Your Honor. Kailan po kayo huling nakita ng husband niyo? Nagkita po kami last November 1. Noong All Saints Day? Yes po. Dito po sa Pilipinas? Hindi po. Saan po? Sa Hong Kong po. May All Saints Day po sa Hong Kong? Wala po. Pero holiday po yun ng mga bata. Okay. So kasi Alan Lim ay hindi si Lin Wee Siong na iyong asawa, na iyong husband? Never ko po na drinig na tinawag po siyang Alan Lim. Ang pangalan niya po ay Lin Wee Siong. Lin Wee Siong. Yes, how po, old is how old is your husband? 48 years old. 48. Yes po. I hope you don't mind me asking saan mo kayo nagkakilala ni Lin Wee Siong? Nagkakilala po kami sa trabaho ko po dati. May we know kung saan kayo? Sa isang hotel po. Sa abroad? New po, here sa Philippines. Dito sa Pilipinas. And what Opo. Year was this? 2009 po. Early 2009. Of 2009. So si Lin Wee Siong ay pumunta ng Pilipinas. He's a Hong Kong national, correct? Yes po. Siya ay napunta ng Pilipinas ng mga ganong time, 2009? Nakilala ko lang po siya nung time na po yon. But prior, would you know kung nandito siya between year 2001 to 2007? Ganyan? Ang alam ko po, 2005 nandito na po siya sa Pilipinas. 2005 nandito siya sa Pilipinas. And anong ginagawa niya rito sa Pilipinas? Anong kanyang negosyo? That time po, nagne-negosyo na po siya. May mga kamag-anak na po siya dito sa Pilipinas, Mr. Chair. May mga kamag-anak siya dito. Hanggang ngayon, mayroon pa rin siyang kamag-anak dito? Mayroon pa rin po. At sila ay mga negosyante rito? Yes po. And they are Hong Kong nationals too? Hindi po. Chinese national sila. Filipino-Chinese? Yes po. Filipino-Chinese na may negosyo dito? Yes po. O sige. So, kailan umalis si Lin Wee Siong? Umalis po siya ng Pilipinas, May po, this year. May of this year? Yes po. Okay. So, wala ba siyang sinabi sa'yo kung kailan ka kailan siya babalik? Wala pa po siyang sinabi. And may I know anong business, anong nature ng business niya? Dito po ba sa Pilipinas? Dito po sa Pilipinas, yes po. May mga real estate po kami dito. Okay. What about abroad? Anong kanyang negosyo? Abroad po, may mga real estate rin po. Sige. Ma'am Rose Donolin, kilala niyo po si Mr. Willie Ong? Hindi po. Pero you are one of the incorporators of Golden Sun 999. Golden Sun 99, yes po. Kilala niyo ba si IDT Young? Yes po, isa po siya sa incorporator. Pagkasama po sila, IDT Young and Willie Ong. May Willie Ong po ba talagang tao o ginawa lang yung pangalan na yan? Mr. Chair, hindi ko po alam. Ms. Rose Nonolin, ano pong kabuhayan o trabaho ninyo ngayon? Ngayon po, sa line pa rin po ako ng pagninegosyo. Businesswoman po. At the same time po, kumakandidato po ako sa Distrito 5 ng Quezon City. Okay. Apo, what would some consider as a businesswoman? Kasi ang pagkakaalam ko, marami kang na-establish na korporasyon. At kahit nagkukwento ka sa distrito na isa kang businesswoman, di ba? Na naging successful. Gaano karami yung mga
nagawa mong korporasyon at ano yung nature ng mga negosyo po ninyo? Mr. Chair, kung mga company lang po nina-establish, mayroon po. Marami. Sabi nyo nga po, marami. Pero Mr. Chair, ang iba po doon ay hindi naman productive, hindi nagpo-prosper. Alam po natin yan bilang negosyante na hindi lahat po na tinatayo nating negosyo ay magpo-prosper. Mayroon po kaming real estate po. Real estate. Meron po bang iba maliban sa real estate? Sa ngayon po, nakafocus po kami sa real estate. Okay. So ano po yung mga klase ng korporasyon ninyo maliban? Meron bang maliban sa real estate o purely real estate po ba? May mga for rent and sale po kami na warehouses. Okay. Warehouses na for sale. As a businesswoman, ma'am, could you share with us what would you consider a best practice sa paggawa ng isang negosyo kaya kayo nagtagumpay? Maging totoo ka lang. Gawin mo yung tama. Gawin mo yung tama. Tapos kahit sino namang anuhin mo sa negosyo, kailangan may due diligence kang ginagawa, di ba? Yes po. Kailangan bago ka makipagkasal, kahit kanino sa negosyo, aaralin mo kung sino sila, di ba? Para magawa yon. So dito po, yung ibig ko sabihin dito, kasama yung mga tao na nakakasama mo sa negosyo. Kunyari, are you an incorporator of Pharmaly Biological, sister company ng Pharmaly Pharmaceutical? Mr. Chair, gusto ko lang po i-clarify, ang Pharmaly Biological at Pharmaly Pharmaceutical ay hindi po yan sister company. Ano po siya? Hindi po. Magkaibang identity po ng dalawang company na yan. Hindi po yan sister company. Kung sasabihin niyo po may interlocking, director po siya. Ang biological kung saan po ako, incorporator, ay nauna po yan na na-incorporate. During lang nga po ng 2022 na Blue Ribbon Committee sa Senate po, saka ko lang nga nalaman na may Pharmaly Pharmaceutical. Na naging part, ay, dun sa biological, naging part kayo. Sa pharmaceutical, yes, hindi. Hindi okay. Po. Wala po akong kinalaman po sa pharmaceutical. Hindi rin po ako director at wala rin po akong shares po dun. Okay. Then let's go to the other companies na nakalagay dito sa amin na part ka. So, una lang, itatanong ko, yung Pharmaly Philippine Holdings ay subsidiary ng Pharmaly International Holdings Company. Tama po ba yun? Hindi po. Wala naman pong Pharmaly Holdings po eh. Ang mayroon lang po, Pharmaly Biological. At yung isa po ay ang Pharmaly Pharmaceutical. Pero kayo po yung treasurer ng Pharmaly Biological. Kung saan pinirmahan nyo yung treasurer's affidavit na nag-certify na at least 25% of the authorized capital stock of the above-mentioned corporation has been subscribed and at least 25% of the subscription in the amount of 10,300,000 pesos has been paid. Tama po ba? Mr. Chair, hindi ko po ngayon dala yung documents ko, company documents namin sa Pharmaly Biological. I'll check po kung ang amount po ba ay 10 million. Kasi ang alam ko po, maliit lang po ang capital niyan kasi magsa-start up pa lang. At failed investment po yan. Failed investment? Yes, Mr. Okay. Chair. Okay. Pero alam po ninyo na ang chairman dito ay si Tony Wang? Hindi po. Na wanted sa Taiwan for securities fraud, embezzlement, kanyan. Hindi po niyo alam yun. Hindi po. At wala po sa biological na Tony Yang. Wala Tony Wang. Wang. Uh-oh. Wala po. Okay. Mr. Chair, I would like to manifest that the story here is a certain Wang Mingliang and Tony Wang falsified accounts and financial statements to get formally listed on the Taiwan Stock Exchange. Notably, and using Pharmaly's listing in Taiwan, Tony Wang set up three overseas subsidiaries in 2016, namely Pharmback Biological PTE and Pharmtech Biological PTE in Singapore. Coincidence yon in terms of the company names. At syempre, maraming nakakilala kay Wang Zuyen at Tony Wang, at makikita naman natin sa balita, tulad ng kanyang ama, wanted din siya sa Taiwan for stock manipulation. Ngayon, i-reiterate ko,
at any given time, hindi nyo po siya na-meet or nakilala tungkol dito sa family. Tama po? Si Mr. Chair, Tony sorry. Wang. Hindi po. Hindi. Okay. Sige. So, Mr. Chair, ipapaano ko lang na i-check, pwede nyong ibigay sa amin yung record after nito? Sa biological, Mr. Chair? Sa biological, yes po, I will po. Thank you. So, we will hold you accountable to that. Thank you, Ms. Rose Lynn. In 2021, a known business associate, si Wang Zhu Yen, kilala po ninyo? Isa po sa mga incorporator ng Farmally Biological. Ng Farmally. I would like to manifest, Mr. Chair, that in 2021, Wang Zhu Yen, a known business associate of Ms. Lin, and she just acknowledged it right now, was already wanted in Taiwan for stock manipulation. Nonetheless, in 2022, appointed pa rin siya as president of Farmally Pharmaceutical, evidenced by the 2022 GIS of Farmally Pharmaceutical. Ang inaano dito, you were also involved. Were you involved with that or will you deny it again? Hindi po ako involved. At saka, Mr. Chair, gusto ko lang i-clarify, sinasabi niyo po is presidente pa rin siya until now ng Farmally Pharmaceutical. Again, not biological, diba? Not biological. Again po, i-clear ko lang na hindi po ako part, hindi po ako director, wala po akong any shares sa Farmally Pharmaceutical. Salamat. Okay. My next question naman related already to your business associates. Do you know or have you met si Mr. Michael Yang? Yes po. Business partner po. At parehas na Michael Yang na naging economic advisor ni President Duterte. Tama po? Tama, Mr. Chair. Siya rin yung chair ng Philippine Full Wind Group of Companies. Tama po? Dati po. Yes po. Kung saan ikaw, si Gerald Cruz, si Hong Jiang Yang, na kapatid ni Michael Yang, ang nag-incorporate. Tama po ba? Yes po. Kasama nyo din dito si Jason Uson at Yukin Zheng na nakabase po sa Davao. Tama? Tama, Mr. Chair. Okay. Alam po ba ninyo kung ano yung DCLA Plaza, Ms. Lin? Ang alam ko po, DCLA Plaza is mall po yun eh. Mall po? Yes mall po, Mr. Siya. Chair. Nakapunta na po ba kayo doon? Nakapunta po ko once. Once. Ayon po kasi kay Arturo Lascanas, madami daw reports na maraming shabu dealer na nag-operate sa lugar na yon at kung saan nakakakita daw ng mga courier na papasok-pasok at lalabas sa DLCA Plaza. Ngayon, kung ganitong mga business, kung kayo po yon bilang isang businesswoman, mag-invest ba kayo doon? Mr. Kung may alam kayong mga ganon na reports. Mr. Chair, kung alam po ko lang po na may mga reports na ganyan, of course, being a businesswoman, hindi ka po mag-i-invest. Okay. Pero malaki yung involvement ng mga kanegosyo mo dito, Ms. Witness. And in fact, itong si Michael Yang at si Hong Jiang Yang ay incorporators ng DCLA Plaza. So andito yun, kasama yung amended articles ng amended articles of incorporation ng DC Plaza. At itong mga kasosyo mo din na sila Jason Uson, Yukin Zheng, Hong Ming Yang ay na-involved din sa DCLA Plaza sa pamamagitan ng pag-subscribe sa increase ng capital stock nito. Kumbaga dumagdag pa sila ng puhunan nila dito. Aware po ba kayo dito, Ms. Lin? Mr. Chair, hindi po ako part ng DCLA. So kung ano man po yung gawain nila sa DCLA, ay hindi ko po alam. No, kaya ako pinapapaliwanag sa inyo kung ano yung best practices ninyo kung bakit kayo naging successful na negosyante, di ba? Is kung paano yung due diligence process ninyo, di ba? Yeah. And ang akin kasi, sa amin dito, karamihan na nagnenegosyo dito, kung hindi maganda yung reputasyon, kadalasan hindi mo talaga itutuloy yung mga katransaksyon mo. Ngayon, ang next question ko po, shareholder po din ba kayo ng Paili Estate or Paili ba o Paili? Mr. Chair, Paili po. Ano po? Paili. Paili. Okay, so Paili Estate. Tama po ba, shareholder po kayo? Yes po, Mr. Chair, tama po. At kilala po ito dati bilang Paili Holdings Corporation. Kung tama. Saan incorporator kayo, in short, may-ari kayo. Owner? Tama po, may okay. Shares po kami. Okay. At si Michael Yang din po ay konektado dito dahil incorporator siya ng Paili. Tama po? Pati ang kapatid niya na si Hong Ming Yan. Yes, Mr. Chair.
Thank you. Mr. Chair, kung mapapansin din po ninyo, and Ms. Witness, na ang shareholders ng Pili Holdings ay kaparehas din ng iba pang mga individual at kumpanya na pinag-uusapan po natin kanina. Pwede ko ba itanong, sino po, Mr. Chair, Madam Witness, sino si Ami Nono Clokingan? Si Ami Nono Clokingan ay isa po sa kamag-anak ko. At Nono po ang common na pangalan ninyo? Tama siya po, po ba ay kapatid ninyo, pinsan, pamangkin? Kamag-anak ko po siya, pamangkin ko po. Pamangkin. Okay, so anak po ng kapatid ninyo. Okay, si... I would like, at this point, Mr. Chair, I would like to manifest that the Filipino stockholders of Pili Holdings subscribed only to 100 pesos each for their share. Meanwhile, the Chinese nationals, namely Wei Xionlin, Hong Ming Yang, along with DCLA Plaza, Yangtze Group, and XRL Holdings Corporations, where Michael Yang is also involved, are virtually in control of the said corporation, which seems to be a trend among these corporations. Ma'am Witness, itatanong ko kayo ngayon, incorporator din po ba kayo ng XRL Holdings Corporation? Yes po, Mr. Chair. At ano po yung negosyong ito? Ano yung background niya in one sentence? Ano yung ginagawa niya? Holdings po. Holdings lang siya ng anong klase yung mga kumpanya? Magiging holdings po siya ng mga company po dapat namin. Okay. Personal companies po. Okay. So investment and purchase of real and personal property base sa AOI niya. Ngayon, kailangan nito mag-comply sa nationality requirements na nakasaad sa constitution natin dahil siya ay nasa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Tama po? Tama po. At Mr. Chair, 60-40 po yan. Yes. Na-comply po yan. Comply. Pero Ms. Witness, ayon sa Articles of Incorporation, ang ibang incorporators nito ay mga kamag-anak po ninyo. Tama po? Yes po. Kasi family corporation po yan, Mr. Chair. Si Rovic Nono Alcon po ay kaano-ano po ninyo? Pamangkin po. Pamangkin din. Ilang taon na po siya? Siya po ay nasa 29 years old. 29. Okay. Si Ami Nono Clokingan ay pamangkin nyo din. Ilang taon na po si Ami? 28 years old, Mr. Chair. Napakaswerte. Napakaswerte naman nila na magkaroon sila ng korporasyon na ganito. Sino naman po si Phoebe o Febe Nono Alcon? Pamangkin ko, Mr. Chair. Ilang taon naman po si Phoebe? 25 years old kung hindi ako nagkakamali. Pero paano nyo po napag-desisyonan bilang isang pamilya na kayong mag-asawa, puro pamangkin, di ba, ng kapatid po ninyo, ay mag-establish ng korporasyon? Mr. Chair, company corporation, so mas nararapat po na na mga incorporators po ay pamilya. Yes, pero hindi nyo po naisama yung mga kapatid ninyo. Inuna nyo yung mga mas bata, tama po? Mr. Chair, mas gusto kasi ng mga nanay nila o yung mga kapatid ko na yung mga anak nila ang isali po namin, hindi po sila. Okay, pero gayon pa man, hindi ganun kalaki ang role ng ibang miyembro ng pamilya kung ikukumpara sa role ninyo ni Wei Xionlin. Tama po ba? Tama, Mr. Chair. Okay. In fact, si Rovic, si Ami at si Phoebe ay nominal shares lang ng XRL Holdings. Tama po? Pangkumpleto ng korporasyon, di ba? Tama po. At kayong mag-asawa po talaga ang majority shareholders ng XRL kung saan ikaw ang 60% samantalang remaining 40 ay nakapangalan na sa asawa po ninyo. Tama? Tama, Mr. Chair, because it's a company corporation. So effectively po, ang XRL Holdings ay kontrolado ninyong mag-asawa? Tama po. Pero hindi ba sinabi mo nung nag-appear ka sa Senado noong 2022 na wala ka rin masyadong alam sa negosyo at ang asawa mo talaga ang nagpapatakbo ng operasyon? Tama po? Mr. Chair, ang XRL po ay ngayon lang po yan. Hindi po, nung humarap po ko sa Senate, wala pa pong XRL company. Paano po yung setup na nagtayo po yung asawa kayo ng maraming negosyo? Kasi ano po yung bago kayo naging negosyante, ano po yung trabaho ninyo? Ako po, bago po ako naging negosyante, bago po ako nagpakasal sa asawa ko at naging negosyante, nagtatrabaho po ako sa hotel, gaya nga po ng sinabi ko kanina.
At sa hotel niyo po ba, sa pagtatrabaho ninyo, nakuha yung unang puhunan ninyo para maging kusyante? Actually po, bago po ako magtrabaho sa hotel, may mga trabaho pa po ako na iba. So yes po, part po yon ng naging puhunan po. Masasabi niyo po ba no, nung kailan po kayo ulit kinasal? Yung sinabi niyo kay Mr. Che, kailan kayo kinasal? Nagkakilala pala, nag-meet ni Mr. 2009 Lin. Po ng first quarter. 2009 po kami nagpakasal. 2009? Yes. Masasabi niyo po ba na karamihan ba ng puhunan, maliit o bahagya, ay nanggaling sa kanya? Mayaman na ba siya nung nagkasal kayo o pareho po kayong ano? Nung nakilala ko po ang asawa ko, mayroon na po siyang pera. Kung ang tanong po ay kung karamihan ng capital po namin ay nanggaling sa kanya, yes po. Okay. Miss Lin, to recall, karamihan sa close business associates ninyo na mag-asawa ay may kaugnayan kanina ulit sa DCLA Plaza. Tama po? We can say that? Yes, ma'am? Yes. Yes, Mr. Chair. And to recall again, Miss Lin, ayon kay Arturo Las Canas, itong DCLA Plaza kung saan manager si Hong Jiang Yang ay hotspot para sa drug dealers. Tama? Aware kayo dito? I know po, Mr. Chair. Hindi ka aware na merong hindi drugs po na dito? Hindi po. At saka ngayon lang naman pong lumabas ng mga ganyang issue regarding po sa drugs. Okay. Ang Pile Estate naman po ang nagmamayari ng Clark Majestic World na matatagpuan sa Clark Freeport Zone. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Ito po ba ang Clark Majestic World, Ms. Lin? Tama po, Mr. Chair. Kanino po nabili yung lupa dito sa Clark? Mr. Sino Chair, po nag-facilitate? Would you sorry, know? Sorry, Mr. Chair. Mr. Chair, ang mga lupa sa Clark ay hindi po pwedeng bilhin. Yung lease. Sino po lang ano po. Nung lease? I'm not sure po kung sino yung naging broker po doon, pero ang alam ko po ay dumadaan po yon sa BCDA kung hindi po ako nagkakamali. Yung agency po na in charge po doon sa mga paupa sa lupa sa Clark, Mr. Chair. Involved po ba kayo sa operations ng Clark Majestic World? Mr. Chair, sa operation po, hindi po. Saan po kayo involved dito? Involved po ako sa back office po. Ibig sabihin, mga nag-aayos po ng mga documents at nagsisituit na mga permits po, ang mga taxes po ay kompleto. Ms. Lin, meron po ba kayong negosyo na Pogo? Mr. Chair, dati po. Dati po? Yes po. Bakit po dati? Dahil pinasara na ni Presidente BBM? Mr. Chair, iko-correct ko lang po na bago pa po ipasara, close na po kami ng 2023. Ng 2023? Yes bakit po, Mr. Chair. Bakit niyo po kinlose? Hindi po namin gustong i-close. Pero hindi po kami binigyan ng license to operate. So we cannot operate po pag wala po kaming license kasi magiging illegal po kami, Mr. Okay. Chair. Bakit po ayaw niyong i-close? Maganda ba yung negosyo? Sorry, ayaw namin i-close. Sabi niyo, hindi niyo sana gusto i-close? Yes po, opo. Kasi negosyo po yon. Ang negosyo ay kumikita. So bakit po natin isasara? Okay, kung masama po yung nagiging epekto or may mga nangyayaring masama, itutuloy niyo po ba yon o hindi? Mr. Chair, ang Pogo naman po ay legalized. Kung mayroon pong masama na involvement ang Pogo, marami po tayong government agencies na in charge po doon na dapat po yun po yung nag-check. Sila po yung dapat na nakakaalam. So ilan po yung magagandang Pogo nyo noon? Ang Pogo po namin ay we only have one master license po, Mr. Chair. Pero ang location ay isa lang? Isa lang po ang location sa master license. Okay. With that, Mr. Chair, I concede until the next round. And thank you for the opportunity to ask the questions. Thank you, Congressman Vargas.